Hi mga inay, welcome back po ulit sa ating YouTube channel mga inay. Ayan, nai-ready ko na lahat ng ating gagamitin mga inay para sa ating tutorial today mga inay. Ayan mga inay, brand EPSA Milk Rebonding ang ating gagamitin. Ayan yung ating number one, magsasalin na tayo. Mga inay, dahil makapal yung buhok ng ating customer, ayan, kailangan ko talagang damihan. Hindi ko siya titipidin sa number one, mga inay. Ayan, i-section natin siya, mga inay. Grabe, kung makikita ninyo, mga inay, yung buhok ng ating customer, mga inay, ayan, sobrang kapal. Maglagay na tayo ng air cup para maiwasang hindi pa allergy yung kanyang tenga. Tapos mga inay, mag-a-apply ako. Start lang uli ako dito sa taas. Ayan mga inay, suklay-suklayin ko lang siya. Ayan, i-massage ko siya. Tapos mga inay, nagtira ako ng half inches mula sa anit or sa scalp ng ating customer mga inay. Kuha lang uli ako ng buhok hanggang sa ako'y makababa sa pagkaka-apply ng gamot ng number one mga inay. Ayan mga inay, kabilang gilid naman uli ako. Ganun lang din mga inay, lagyan ko muna siya ng air cup. Tapos kung paanong apply ang ginawa ko sa kabilang side niya kanina, mga inay, ganun lang din mga inay. Ayan mga inay, parting likod naman ako uli hanggang sa ma-applyan ko lahat ng buhok ng ating customer mga inay. Ayan mga inay, bali yung tirang gamot, uubusin ko na siya kasi yung buhok ng ating customer mga inay is makapal, kulot siya, makapal yung hibla, kaya uubusin ko na siya mga inay. Bali isang apply na lang ang gagawin ko, tapos oorasan ko na lang siya. Ayan, yun nga mga inay, dahil yung buhok ng ating customer, ayan, makapal yung hibla,
kulot siya. Matigas talaga yung pagkakakulot ng kanyang buhok, mga inay, kasi matagal siyang nakatali, kulot sa pagkatali, mga inay. Ayan. Kaya mga inay, kailangan to suklay-suklayin ko siyang mabuti para talagang lahat ng hibla ng buhok ng kanyang ulo malagyan talaga ng gamot, mga inay, para talagang magandang maganda yung pagkakababad o yung pagkakariban sa buhok niya, mga inay. Mga inay, kung mapapansin ninyo, talagang binabalik-balikan ko talaga yung bawat kabilang buhok ng ating customer, mga inay, para make sure talagang maganda yung pagka-apply ng aking number one sa pangriban. Ayan, mga inay, tapos i-sprayhan ko na lang ng tubig para medyo mawala niya yung tapang ng ating gamot, mga inay. A few moments ayan, later. Ayan, mga inay, medyo napapatuyo ko na yung buhok. Mga inay, dalawang oras ko siyang naibabad sa ating number one kanina. Ayan, mga inay, start na tayong magpa-plancha. Ang init ng plancha, mga inay, 220. Yes, mga inay, 220 siya, kasi yung yun nga yung buhok ng ating customer, mga inay, sobrang kulot, makapal yung hibla, kaya dapat mainit na mainit yung plancha, mga inay. Ayan, mga inay, nandito na tayo sa kabilang part niya, sa gilid. Grabe, kung napapansin ninyo kanina, habang pinaplancha ko siya, dito sa parting mga baba ng kanyang buhok, mga inay, sobrang nipis, mga inay. Pero talagang makapal yung hibla, mga inay. Ayan, mga inay, talagang medyo madilim yung place namin dito sa loob ng bahay ng aming customer. Masyadong against the light, mga inay. Ayan. Kaya pinipilit kong iiwas yung sikat ng araw, mga inay, sa ating video, sa camera, mga inay, para makita ninyo rin yung buhok ng ating customer habang pinaplancha ko, mga inay. One hour later. Ayan, mga inay, magda number 2 na tayo ng ating neutralizer, mga inay. Salin na natin siya sa lalagyan. Mga inay, grabe, halos isang oras mahigit ko siyang pinlansya, mga inay. At yun nga, mga inay, sobrang kunat ng buhok, kulot sa pagkatali, mga inay. Ayan. Gawin ko, mga inay, yan, mag-a-apply na ako ng number 2. Igaganyan ko na lang siya para hindi na ako mag-iipit, mga inay. Pero mga inay, itong ginagawa ko, sariling strategy ko lang ito, mga inay. Depende pa rin po sa inyo kung gusto nyo mag-iipit habang kayo ay mag-neutralizer or habang kayo ay mag-a-apply ng pangalawang gamot sa pangriban, mga inay. Tapos, mga inay,
Mas gusto kong isang oras na binababad ko yung ating neutralizer, mga inay, para talagang kahit papaano mag-lock siya. Yung pagkaka-plancha or yung pagkaka-riband or yung pagkaka-straight ng ating number one, mga inay. Yun nga, mga inay, sobrang kapal naman nga kasi ng buhok ng ating customer. Ayan, mga inay, na-applyan ko na bali lahat yung buhok ng ating customer, mga inay. Uulitin ko lang uli, hanggang sa maubos yung neutralizer, mga inay, isasagad ko na lang siyang iubos, isusuklay-suklay ko, mga inay, para talagang walang sayang at make sure na na-applyan talaga ng ating neutralizer na pang-riban, mga inay, para maiwasan po natin yung mag-back jab or mahilaw sa ating number 2, yung ating nire-riban, mga inay. Huwag po natin siyang titipirin sa number 2. Ayan, bali, natapos ko ng a-apply yan, mga inay. Bababad ko siya, mga inay, isang oras. 1 hour later. Ayan, mga inay, kung mapapansin ninyo, pinapasadahan ko na lang siya ng plancha, mga inay. Etong sarili kong pamamaraan, mga inay, or sarili kong strategy, mga inay, mas nasanay lang po talaga ako na pagkatapos ng number 2 sa pagkakablower, mga inay, hindi na po talaga ako nag-iipit, mga inay. Maliban na lang po kung talagang maisi yung buhok, iipitan ko siya, mga inay. Mga inay, eto ay inuulit ko lang sa inyo, yung buhok ng ating customer, mga inay, is makapal sa parting kalahati ng kanyang buhok, pero dun sa pinakadulo, mga inay, is ayan, sobrang nipis, mga inay, pero makapal ang hibla. Ayan, mga inay, sana nagustuhan niyo yung ating tutorial today. Sana nakuha ninyo. Minsan, wag din tayong maging positive lagi sa ating gawa. Depende pa rin po yan, mga inay, sa buhok na ating kiriliban, mga inay. Tapos, mga inay, konting cream sa dulo. Ayan, kita-kita tayo sa ating next vlog. Bye-bye, mga inay!